parang mabilis kasi ginagawa. Multitasking. Sarap. I'm so proud of myself as ipopost ko sa IG. The chef in me is so happy. Welcome back to our channel. How are you at the start of 2022? 2 weeks has passed. I know, guys, the cases are rising. It's kind of difficult to figure it out. I think the best thing we can do is do our part of staying home, work from home, just like what I'm doing. As you can see, I have cleaned up and organized my working area. I think I'm off to a clean start for 2022 because I did just organize and fix my table, but I also declutter my laptop. Wow. I discovered Identity. Identity is designed to simplify our digital life, declutter the internet, to organize everything in one place, allowing us to have more focus and be more productive. Isn't it amazing? And so, I'm gonna show you how it works. I am one of those many people like you who are guilty overstaying in the internet. Instead of being overwhelmed with lots of browsers and websites, with Identity, we'll be able to create different tiles like what I have here. You can create your categories here just like this. You can manage which activity takes most of your time. Under work, I have here my email, Google Drive, and WeTransfer whenever I want to upload video clips for edit, and of course YouTube and YouTube Studio for video uploads. I also created other categories, like in shopping you find here those sites that I frequently use. I have IKEA, Shein, Shopee. Also I have other here like finances. These are my banks, hobbies, whenever I want to watch Netflix, listening to Spotify. So under apps I have Canva, I have Grammarly. You can also create your task and calendar, or probably your to-do list. Identity can also keep track of your password like this. You can create your own password, or Identity suggests a very strong password. You can also search for your tiles, travel, social media, work. All website that relates to work is in here. So, I think I'm off to a very good start for 2022 in terms of organizing and being productive with the help of Identity. Inviting you to check out the link down below and see for yourself. Be more productive and spend more time on things that matter. Let's all simplify our digital life. I think we need to have a break because my tummy is saying she wants to eat. Alright guys, let's go. So, moving to the kitchen. Syempre, after nating mag-work, ano naman ang gagawin natin? Of course, we are to eat. The past weeks or days, I think, nagkikrib ako ng sopas. And I came across an Instagram post ng sopas na napakasarap. And that is exactly ang gusto ko. And ganun naman kami magluto ng sopas. It's creamy, merong chicken, tapos medyo pinkish siya kasi may hotdog, may celery. So yun ang gusto ko. And while it's still early, sabay na yung luto ko ng breakfast at saka ng lunch, tapos magka-carry over na siya sa gabi. Para hindi na ako babalik sa kitchen, I can still do other things. I'm working from home and I have to manage the household. Tapos wala naman kaming house help ngayon, so I need to be really very efficient, productive, katulad ng sinasabi ko kanina. So, dabi ko na nasabi. Guys, grabe, oh, look at my paso. Ayan, oh, matindi to, oh. Tapos meron pang, ayan. Tapos meron pa, ayan, oh. Tapos eto pa. Ayan. Ang saklap, sa totoo lang, kahapon kasi nagluto ako ng tortang talong. Pag flip ko nung talong, pansip nung mantika dito, tapos dito. Oh my God, ang sad. Kasi kaluwete ko, nakaganun ako. Yung parang nakikipag-sword ako, nakipaglaban ako. Okay, I have to start na, guys. Let's start cooking. So, I have this marinated last night. Gagawa ako ng pork chop steak.
tiniturn ko lang tong pork chop para lang mapantay-pantay yung pag-marinate niya. And then, iboboil ko saglit just so medyo lumambot. And then, if I fry, while nagboboil siya, magluluto ako ng sobas. Para it's like we're shooting two birds in one shot. In one go. There you go. So, gusto ko creamy, so meron ako milk. And then, while waiting sa ating mga niluluto, ito yung binoil ko na chicken. Hihimayin ko. Lalagyan natin sa sopas. Yung kaninang pinoil ko na soup, yun yung pinagkuluan na kong chicken. So, maghihimay-himay tayo ngayon. And then, ipa-fry. Guess what? I have another injury. Charan! Oh no! Nahiwa ako. Naghuhugas ako ng baking dish, yung rectangular. Yung pinag-marinadean ko ng pork chop. Pagkatapos, bigla na lang akong parang nasugatan. Ayun, parang mabilis kasi ginaganon ko eh. Wala akong assistant. Ako yung naghihiwa, ako yung naghuhugas, ako yung nagluluto. Multitasking si Mami Haidee. Lalagay ako ng konting cornstarch sa pork steak para medyo may konting lapot. Mga isang ano, kutsara. Tansya-tansya ko lang. Some pepper. I love it! Pero gusto kong ubusin na yung gatas kasi natching ako. Ah! Natching ako sa pepper! Mm. Sarap! Sarap-sarap. Gagawin ko lang ng konting patis. My secret ingredient. And finally, ito talaga yung favorite ko sa sopas. Alam ko maraming hindi gusto tong celery, pero ako, I so love celery, guys. Yeah! I'm so proud of my sopas, guys. Look at this so yummy, creamy, eme-eme, chat. Bago tayo mag-continue, hayaan nyo naman ako makapag-breakfast muna, no? Sarap. Dati, naglalagay ako dito, guys, ng konting butter para medyo mas malinamnam. Kaya lang, huwag na lang. Not today. And then, mabilis na lang naman yung pork steak. Tapos ko na siyang i-boil, tapos ko na siyang i-fry. So, gagawa na ako ngayon ng sauce. So, good. Ipo-post ko sa IG. Nakaluto na rin ako ng sopas. Guys, ang ate nyo ay nag-message. Mami, anong gawa mo? Dahil na akong magluto ng sopas. Check my IG story. And then, malapit nang matapos yung pork steak. Papadala din kita, syempre. Papakunin lang natin ito tapos lalagyan ko siya ng cornstarch para medyo lumapot. Lalagyan ko ng konting-konting sugar para medyo sweet. Muna natin ang ating pork steak sauce. May asin pa din. Kasi yung pork chop, guys, minarinate ko siya sa calamansi toyo, paminta. Lagyan ko pa ng konting sugar. Yan. Gusto ko ng medyo sweet today. Perfect. So, next step, ibabalik ko na siya all together dito sa kawali para magsama-sama na ang kanyang paste. I'm so happy with my luto. Hindi ba mukhang masarap? Wow!
at masarap siya talaga. Hindi lang mo ang masarap yan. So proud of myself today that I got to cook sopas and pork steak. Nakasain na din ako at iniinin na. And I'm ready to have lunch. The time is just 11 o'clock. Hi, vlog! May supply ng pagkain. And peach pulpy for me, the best drink. Awa. Uy, naayos ko yung papadala ko sa'yo. Wait lang, ha? Ang ganda ka ng packaging mo lagi eh. Excited na ako, grabe. Ang sarap ng sopas. Ang ganda ng itsura. Of course! Ako kasi, hindi lang ako nagluluto, guys. Makaluto lang. Unang-una, ang aking criteria is dapat masarap. Tapos, dapat may presentation. Diba? Kailangan itsura pala, pak, ganun na. Pagkatapos, yung process dapat maayos din. Hindi yung mga kung ano-ano lang dyan. Pork steak, sopas, and then rice. Let's eat, baby. Syempre, guys, masarap. May coke. Cheers. So, taking a break, guys. I'm so full. Bago ko gawin ang aking next task, syempre, nagpapahinga muna. Hindi naman tayo machine, di ba? Napapagod din. Next agenda ko yung aking iPhone 13 Pro Max na regalo pa ni Hazel nung Christmas. Hindi ko pa na-open. So, i-unbox ko siya. And I will be cooking my very first lasagna. Favorite ko talaga when it comes to pasta, aglio olio. I like lasagna sometimes. Hindi pa ako nakapagluto at all. Dapat December ko yung lulutuin eh. Meron ako mga ginrocery pero hindi ko nga nagawa. Pahinga muna while I'm watching it. Showtime! Sabi ko nga sa inyo eh, I'm so happy with my TV, diba? Nakaka-relax, nakakalibang. Minumute ko lang pagkakausap ko kayo kasi syempre naman, diba? Parang magsasabayan tayo magsalita. Dalawa lang talaga yung napapanood ko kadalasan, ano, yung ASAP tapos itong Showtime. Pero syempre iba pa yung Netflix, saka iba pa yung YouTube. Say hi to mommy! Best friends na kami neto. Noong first part ng quarantine, medyo pikon ako sa kanya. Pero ngayon, nakakatuwa kasi sobrang protective niya. Pag babangon ako, iihi ako, susunod siya. Ay, ganyan yan! Aakyat ako ganun, basta may tumunog lang. Oo, ganyan yan. Gustong-gusto ko nga yan eh. Saka yung pagkagabi, may tumutunog na gate or something sa labas. Sabing gano'n, oh. Nag-iisip siya gano'n, gumaganon-ganon siya, oh. Oo, oh. Napaka-ano nga niyang batang yan. Mapapakinabangan talaga ng bonggang-bongga yan kaysa kay Rexy. Kaya si Rexy puro kain, eh. Ano ba? Sumama naman kay Rexy. Alam mo, te, yung face mo, mukha kang nakapahinga. Medyo bumilog yung face mo. Siguro ba, hindi ko alam kung nakapahinga ka ba o nakabawi ka ng tulog or what or ewan ko. Feeling ko nagpupuyat ka rin naman. Hindi, kasi yung mga gamot ka, ganun daw yata pag nagka-COVID ka, halos hindi ka makatulog. Very like insomnia or something. Okay na, sige na, bye-bye! Anong bye-bye? Te, may gagawin pa ako. Hindi ako pwede nung papetiks-petiks lang dyan. I have other work to do. Alam mo, productive ako ngayong araw na to, te. Ang dami kong nagawa. Kaya wag mo ako idamay sa kalisihan mo. Bye-bye na! Bye-bye! Bye! Okay! I am back. Tapos na po ang siesta. So, eto nga guys, yung gift sa akin ni Hazel. Last Christmas and kalahati na ng January, hindi ko pa siya nabubuksan. The reason being, inaantay ko dumating yung in-order ko na phone cases. Dumating na nga siya. So, ayan. Sealed pa talaga. This is iPhone 13 Pro Max Silver 256 GB. While I'm very happy and I'm thankful na meron akong regalo, pero sana camera na lang. Kasi mas kailangan ko yung camera. Pero sinabi naman niya, di ba, na pinipili niya between camera and phone, pero gusto niya daw na ako bumili ng camera dahil yun ay gamit ko sa aking trabaho. Thank you naman kay Hazel. So, let's open it. Tcharan! There you go! Last year, ang gift niya sa akin, iPhone 12 Pro Max na kulay puti. Ganda rin ang aking phone case. Love, love, love! Tapos, what's inside? Ito yung pantusok. Also, merong kasamang cable wire. Yun lang talaga. Wala na, guys. There. Ooh! Wow. Brilliant! Oh, diba? Ah, pwede mo salamin. Oy, kitang-kita kong sarili ko. Ang ganda ko. Tsaka.
This is iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max. Parehas 256 GB. Wala akong makitang pagkakaiba. Oh, exterior-wise, exactly the same. Weight, parang almost the same lang din. Di ko lang alam yung features ha, kasi I'm not into the techie side. So, I would assume mas maganda to. Pero ang alam ko, mas maganda ang camera ng iPhone Pro Max 13. Being nakikita ko kay Hazel na ginagamit niya for vlog. Anyways, I'm so happy. I have my phone cases. Guess what? Ang cute. Oh, diba? 39 pesos lang bawat isa. Pero itong clear na to, 49 pesos. Try natin itong clear. There! Ah! Nice! Ang linis tingnan. Bumili rin ako ng tempered glass. There you go. So, mamaya ko na lang siya ikakabit. 49 pesos lang. Diba ang nice? Pwede tayo na magkabit. Parang hindi tayo lalabas, diba? Punas, pag ganun-ganun-ganun-ganun ng scotch tape, papantayin mo lang ng bonggang-bongga. Tapos, pag may bubbles, may hangin, ibabalik mo gano'n. Oh, diba? Tama ako. Kikita ko na kasi. So, kayang-kaya ko na siyang gayahin. Ito talaga yung gusto ko. Oo. 39 pesos lang. Sa ganda ng quality. Nakakatuwa. Ang mahal-mahal nito sa labas. Actually, guys, itong white na to, 39 pesos, pero free lang sa akin. Kasi, pag bumili yata ng 3 or more items, may free. Ay, pero hindi siya pang iPhone. Kaya pala free. Pang ano to? Anyways, oh, 'di ba? Be happy every day, oh, 'di ba? Para ma-remind tayo na dapat masaya lang. Be! Ay, ang ganda. I'm gonna link down below yung mga phone cases na 'to and everything else na nakita niyo diyan sa vlog na kung may gusto kayo, just look at the description box and just click. Mamaya ako na ilalagay ang aking tempered glass. Kailangan 'to ng concentration. The chef is back in the kitchen. Self-declared chef. Yun na nga. Tinamad ang ate nyo. Kaya ngayon na lang magluluto ng lasagna. Pinapakulo ko na yung ating water for the pasta. I have here dalawang pasta. Isang no-boil. Parang diretso mo na daw na pwedeng i-oven. Nagsisecond thought ako kung ito yung gagamitin ko. Parang I still want to go with the traditional na i-boil ko. So I have here almost half a kilo of lasagna. Saka na yung no-boil. Ito yung aking mga ingredients. So, I have lasagna. For my red sauce, I'm going to use my favorite brand ng red sauce. Ito. And also, tomato paste para lang to thicken the red sauce. And for my white sauce naman, meron akong cream. Plano kong lagyan ng mushroom. Pinag-iisipan ko pa do. I have mozzarella. Ah, parehas ko ng mozzarella to. Another cheese. Iniisip ko kung ano sa kanilang dalawa. Kasi gagamit pa pala ako ng parmesan cheese. So, overload ang ating lasagna. And, syempre, meron akong ground beef na labas-pasok sa rep, labas-pasok dahil nga, ngayon ko lang siya maluluto and maglalagay ako ng carrots at saka bell pepper. So, with that, let's get started! Nag-boil na ako ng water for our pasta. Lutuin ko na siya lahat kasi mahirap naman na hindi pa ubusin. Minsan, natatapo na lang. Usually, naglalagay ako ng oil and salt. Konti lang. Konti lang naman na salt. So, mabilis lang siya. Ay, dumidilim yung camera ko. Ipasensya na kayo ha. Medyo hindi masyadong nagpo-focus. Madilim, ganyan. O, pag bawat galaw ko, nag-iiba ilaw. Pero, promise, bibili na ako ng camera. There you go. On the other side naman ng kalan natin, magsosotay na ako dito ng red sauce muna, guys. So, gamit tayo ng olive oil. Okay. Mas maunang mag-expire to. So, ito muna. Sotayin natin ang garlic. Guys, yung iba pag nagsosotay, pagka pasta, ang inuuna nila, onion. Yung iba naman, garlic. Pero yung mga Italian, napansin ko, onion lang, walang garlic. Hindi ko alam bakit. So, ako, both. And then, we'll have our giniling. So, maglalagay na tayo ng seasoning. Salt, pepper. Lagi ako naglalagay ng patis. Ito na ang ating pasta dahil 4 minutes na.
Tapos yung ating red sauce, tapos na rin yung ating pasta. So, it's time to make our white sauce. So, it's going to be a no-cook cheese sauce. So, I have here cream cheese. Ayan. Meron kayo cottage cheese, ricotta cheese daw, pero ito kasi yung meron ako ngayon. So, ito yung gagamitin ko para hindi na kailangan bumili. Lagyan ko ng parmesan cheese. Wala na akong measurement, guys. Tinatansya ko na lang to. So, ubusin ko na lahat. Okay. Also, I have cream. There you go. Ubusin ko na din. Meron akong nakita na naglalagay siya ng cornstarch para daw to thicken. So, hindi ko alam kung kailangan kong lagyan. Since first time ko nga to lutuin, titingnan ko muna after ko i-mix kung yung texture niya is okay. Parang nakita ko din, halos lahat ng gumawa ng lasagna, naglalagay sila ng nutmeg, pero wala rin akong nutmeg. So, it's fine. So, done on our no-cook white cheese. Yung pang-layer natin later. And then, I also have our red sauce. And then, our lasagna. And also, our baking dish. So, dito tayo mag-arrange. And then, I have here mozzarella cheese pang-topping natin to make it sticky. There you go. Ready for baking. Meron pa tayong leftover na pasta. Ano, dapat pala hindi ko inubos. But anyway, yun muna yan. Ngayon ko lang na-realize na ang taas ng fat contents nito dahil nga sa dami ng dairy products. And hindi naman ako mahilig sa cheese, pero hindi ko alam ba't ko ito ginagawa. Siguro para talaga sa inyo. Okay. Para lang to satisfy my curiosity na at least at some point in time nakapag-bake ako ng lasagna. Ready for baking. Silipin natin, mga kapatid. How is it? Wala pa siya mga block-block spotting. Gusto ko may mga sunog-sunog portion eh. So, try natin tanggalin ang ating takip. There you go, guys. How about that lasagna? Yay! Cheesy, yummy lasagna. Ready! Buelo, buelo, buelo. Tada! Oh my good life! So nice. Oh my gosh. The chef in me is so happy. Aww. I made it. So, in-oven natin to for like 30 to 40 minutes. Tapos, no mga 5 minutes before ko siya tanggalin, tinanggal ko na yung cover. Kasi nung tinanggal ko yung cover, puti-puti pa rin yung cheese. Pero melted na lahat. Wala pang crunch na ganyan. No? So, kaya ko tinanggal para medyo mag-crunchy siya. So, makita nyo, walang sayang na cheese. Kasi kung foil agad yung pinambalot nyo, nandito yung cheese. Kailangan mo tong i-cool down for mga 30 minutes is better. Pero dahil hindi pa ako kumakain at ako ay pidging-pidging na, I cannot wait any longer. And therefore, kakain ako. Gosh, oh my gosh, gosh. Ta-da! Oh, diba? What I can say is, para siyang bumabagsak at saka ang dami pa niyang naiwan na sauce. Diba? It's so good. Napaka-cheesy. Nagugustuhan to ni Hazel. Parang ang masarap dito, cook. Another error pala na naisip ko. Baka it's so hot. Masyado pa siyang mainit. Hindi ko pa siya pinasettle. Hiniwa ko na. Sarap. I think ang haba na ng vlog na to. Medyo na-extend na. I think I have to end the vlog. So, thank you for watching. I'll see you again next time. Bye! Just friends, I wanna be with you.